Hi guys! Welcome back to my vlog at Teresabel Yes to Vlogs. For today's video ay meron tayong i-highlight si Daki. Actually, matagal na nating client si Daki ever since 2016. So ako rin yung magigawa ng previous hair color niya guys. So yung gagawin natin sa kanya ay mag-highlights po tayo. So gagamit lang tayo ng foil. So yung paggamit ng foils ay may purpose po yan. So actually, pag ginagamitan natin ng foils, yung highlights natin ay mabilis lang siya ma-leave at nagkakaroon siya ng level 9 to 10 level ng hair color ni Daki. So anyway guys, naggupit lang ako dyan ng foils ng more about 35 pieces. So hindi ako dito nag-umpisa sa kanyang likuran. So nag-umpisa ako sa kanyang frontal side from left to right, then sa likod. So para kitang kita yung vibrant dito sa kanyang face framing niya. So yan yung purpose ko kung bakit ako nag-umpisa sa kanyang frontal side, guys. So, actually, depende naman kasi sa mga hair artist kung saan siya mag-umpisa. Pwede sa bottom nape area, pwede sa kanyang crown area, sa left or right side. Depende naman kasi yan sa kung saan kayo mag-uumpisa. Ang importante doon ay makita yung pinaka-dimensional highlights niya. So anyway guys, nag-mix lang ako dito ng bleaching. Tapos balancer ng Wars Hair Products. Hindi ko na rin pinakita yung pag-mixing ko dito. Hindi na rin ako nakapag-video sa sobrang busy ko. Dahil meron din ibang client na ginagawa. Pero nakatutok ako sa hair ni Daki. Guys, disclaimer lang, bawal po ito sa mga do it yourself or nagdi-DIY. Dahil kapag nagdi-DIY tapos wala kayong kaalam-alam, pag nag-bleach kayo ay napakadelikado po at maaari pong mangkandalagas or malusaw yung mga hair nyo guys. Kaya iwasan nyo pong mag-do it yourself na wala po kayong alam. So kung gusto nyo naman matuto, pwede kayong mag-trainings. Merong mga training center, meron sa TESDA, or meron din ibang trainings na pwede kayong mag-trainings. Or pwede din kayong magpa-training sa akin guys, pero may bayad po yon dahil ipapasa ko yung aking knowledge, talents, and skills sa inyo. So ayan na guys, after natin mag-foils, so iti-checking lang natin, ayun, nag-level 8 na siya guys, at meron ako nakikita level 6. So, hindi natin siya napantay. So, hindi natin i-reach yung pinaka-highest level na level 10. So, hanggang 8 lang muna tayo. Dahil na-analyze naman natin yung kanyang buhok. So, nakikita ko sa kanyang hair, guys, na sakto na po yung level 8 na hair level ng kanyang bleaching. So, ayan guys, kinuha na natin yung foils. So, after that, ay yung kabila naman ay lalagyan. So, ayan guys, diba nakikita nyo maraming clients pero nakatutok ako sa hair ni Daki. So, kinuha ko muna yung nauna kong foils dito sa frontal side. Tapos, yung sa huli ay chine-checking natin kung nag-level 8 na nga or nag-level 9. So, meron akong nakita dito sa kanyang lower parts, sa may bottom parts na level 6, 7 pa rin. So, maya't maya ay chine-check ko siya every 10 minutes or every 5 minutes chine-check ko siya at hindi ko siya hinahayaan. So, gumamit lang ako dito sa bleaching ko at sa oxidizing ng 6%. Always use 6% or mas pinakamababang percent para hindi masira or mabilis maputol or maybe magkaroon ng breakage yung hair ni client. So, always use 6%. So, pinaka-safest na oxidizing yung 6%, guys. So, ayan guys, dito na tayo sa kanyang left side area. So, ayan, chine-check ko pa yung mga parts na nag-level 7. So, ayan, dinagdagan ko siya ng bleaching para ma-achieve natin yung pinaka-level 9 or 10. Kasi magpapachip-achip pa rin siya, guys, eh, kahit level 8. So, kailangan ko siya talagang, nakikita ko, diba sabi ko kanina, hindi ko na siya ilalevel na. Pero pangit pa rin kasi tingnan, guys, eh, meron siyang dark pigments pa. So, dinagdagan ko siya ng bleaching. So, ayan, guys, tinanggal na natin lahat ng foils. So, ayan. So, nakikita niyo yung mga chunky highlights yung ginawa natin sa kanya para malalaki yung dimensional niya, guys. So, ayan yung mga kalat ko, mga foils ko, nilagay natin sa palanggana.
So, ayan. Well, naggagawa ako sa hair ni Daki. So, ayan pala, ipinakita ko sa inyo yung ginamit ko na pang bond protector, yung balancer. Hindi ko rin pinakita dito yung pag-measurement. So, saka na lang ako gagawa ng mga measurements. So, gagawa tayo ng vlogs na merong measurements. So, after that, ay binalawan na natin. So, yun na po yung naging result. Meron siyang nakikita ko na parang orange pigment pa. So, hindi natin siya na-reach yung mga ibang parts ng level 9. So, as you can see, yung dulo niya, guys, kahit na grabe na yung bleach natin, matibay pa rin dahil sa ginamitan natin siya ng balancer. Look at that. Hinihila-hila ko yung dulo niya. Actually, yung dulo niya ay pinaka-sensitized parts na yan, pero matibay pa rin siya dahil yan sa ginamit nating balancer. So, ayan guys, after natin binalawan, pinatuyo muna natin ng 50% dry, tapos nag-apply tayo sa kanyang rooting parts. So, nag-shadow roots lang ako dyan ng 7.1, tapos nag-mix lang din ako ng 5.0, then 6%. So, ayan, yung inuna ko muna yung kanyang dulo. Tapos, sa rootings niya, nag-shadow roots ako sa kanya, guys, ng, yun nga, 7.1, tapos 5.0, so 6%. Then, nag-mix naman ako sa kanyang dulo kanina ng 10.11, tapos 6.1, tapos 6% ulit. So, hindi ko na rin pinakita dito yung measurement. So, sinasabi ko lang yung mga colorant na minix ko dito, guys. At shinare ko lang sa inyo. Yung sa routings niya ay 7.1, tapos konting patak ng 5.0, tapos 6% naman. So, yung sa lower parts niya, yung 10.11, tapos 6.1, tapos 6%. So, yan yung minix ko, guys. So, habang nag-apply kami, may ay nagmamaretest kami ni Daki. Kasi, napaka mabait din itong client ko na to, guys. Medyo lang may pagkamaldita din to pag inunahan. Macharot lang. So, ayan, guys. Tutok na tutok ako sa ginagawa ko sa hair ni Daki, guys. Habang kami ay maraming niririban. At salamat din tayo. Meron tayong mga staff na habang ako ay busy ay meron nag-aalaga sa mga ibang clients. So, after that, guys, yung sa rooting parts, na-apply na natin. So, ayan, nag-massage na ako sa kanyang mga lower parts or sa kanyang mga end parts at sa mga ibang body parts ng kanyang hair, guys. Basta sa mga ibang parts, charot. So, ayan, minassage na natin yung natirang kulay, guys. So, ayan, nag-uunti-unti na siyang nagpe-penetrate na yung hair colorant sa kanyang hair, guys. Then, after that, ay pagkatapos natin imekos-mekos, ay babalawan na po natin. So, ayan, mix-mix lang natin. Massage-massage lang natin. Then, ayan, guys. Then, after that, ay babalawan na po natin at lalagyan natin ng treatment. Pwede kayong mag-treatment ng hair spa, ng hair mask, or hot oil, or Brazilian. Pwede rin. Or yung collagen na pinopromote ko din, pwede po yun. So, after 45 minutes, guys, sinicheck-check ko na siya kung talagang nag-penetrate na nga or na-saturate na ng hair colorant yung hair colorant sa hair ni Daki. So, ayan. Tinatap-tap ko siya ng fingers ko para dumikit talaga at talagang tumalab yung colorant sa hair ni client or ni Daki. So, Daki talaga yung tawag ko. Pero yung pangalan niya naman talaga ay si hindi ko alam, nakalimutan ko. Mahirap ibigkas, basta may R. Alam mo ba yan? So, ayan guys, basta pag nakita doon ni Daki, papagalitan ako. Hindi ko alam yung true name niya. Pero Daki naman talaga yung tawagan namin. Pero yung tawagan namin dalawa, pag nagkikita kami, sabi niya, "Hoy, Kigwa!" Yun talaga yung tawag niya sa akin eh, Kigwa. Dahil ano na yan, signature name na namin dalawa. Kahit sinong kakilala, tinatawag niya na Kigwa. Alam niyo ba yung anong yung Kigwa sa Cebuano? Hindi, joke ko lang. Yung Kigwa na sinasabi ay, alam niyo na, i-search niyo. Natawa ako kay Daki. Tinatawag parati ako. Kahit malayo pa ako, tinatawag akong Daki.
So, ayan, minamassage-massage ko lang yung routings ng aking fingers. And after that, ay babalawan na po natin siya, guys. So, yung babad ng colorant, guys, ay depende yan kapag talagang tumalab na yung colorant sa hair ni client. Pwede kayong mag 15 minutes to 20 minutes, guys. So, after banlaw, pinatuyo na natin siya at naglagay na tayo ng treatment. So, yung treatment na ginamit ko sa kanya ay Brazilian Blowout from Keragloss. So, ayan guys, ito na nga yung itsura ng kanyang look ni Daki. Compare sa kanyang previous na color, sobra talaga siyang nag-transform. Sobrang ganda at naging milky ash blonde na yung kanyang color. At yung kanyang highlights, makikita yung dimensional ng kanyang highlights. So, paalala lang guys ha, kapag nagpa-plancha kayo, gumamit lang kayo ng 160 na init ng plancha. Dahil kapag gagamitan nyo siya ng 230, mag-fade po yung colorant or yung kanyang color, guys. So, gumamit lang kayo ng 160 talaga. So, yan na po yung kanyang highlights. Nakikita niyo yung kanyang highlights. Kitang-kita yung kanyang chunky dimensional highlights niya. So, as you can see, yan na po yung naging outcome ng kanyang hair. So, sana nagustuhan nyo yung naging outcome at talagang pinaghirapan natin yan at ginawa natin ng 6 hours. So, happy si client. Hindi po natin yan niriban ha. Talagang highlights lang po yung ginawa natin tapos treatment. So, ginuputan na rin natin siya ng soft layer sa kanyang frontal side para magkaroon ng layer na maliit lang. So, ayan guys. So, natapos natin siya ng 6 hours. So, biruin mo matagal. As in, ano na yan guys ha? Yung 6 hours na yan, highlights in color and treatment lang yan. Pero kasama na rin yan ng mga pagugupit natin. So, ginupitan na rin natin yung kanyang frontal side ng soft layer lang ha. So, soft layer lang yung paggupit ko sa kanya para magkaroon naman ng layer dito sa kanyang frontal. So, yan na po yung naging outcome. So, kitang-kita niyo yung result kanina. So, ibang-iba na yung look ni Daki. Grabe yung transformation niya, di ba? So, as in, happy si client. So, actually, itong vlogs na to ay last December pa. So, ngayon ko lang siya nagawa. Ngayon ko lang na-edit kasi alam nyo guys, sobrang busy ko talaga that time. Marami kaming clients at wala na talaga akong panahon mag-edit. So, this time at hindi naman gaano ng busy. Pero actually, meron panakanak ang mga clients. Nagdadalawa, apat, lima. So, ayan, nakakapanahon na rin tayo na mag-edit. So, pasensya na kayo guys at matagal ako nakapag-vlog ulit or pag-voiceover ulit dahil nga sa sobrang busy ko. Nagsishorts videos na lang muna ako that time kasi alam nyo naman sobrang busy ko tapos pagod ako, kulang ko sa tulog, tapos alam nyo na may baby pa ako. So, that's why na talagang gahol ako sa oras mag-edit ng mga videos. So, ngayon, nakakapag-edit na tayo. Everyday na tayo mag-uploads ng mga videos, guys. So, ayan guys, yan ay yung outcome ng kanyang hair. Talagang pinaghirapan po natin yung kanyang hair at hindi natin binarabara yung gawa. So, as you can see, happy si client sa naging outcome ng kanyang hair, guys. So, sana naman guys, meron kayong natutunan sa aking mga vlogs, sa aking mga tutorials. Please like, comment, and share ang aking vlogs, Jeressa Ballesta Vlogs. Meron din akong vlogs sa YouTube channel ko, guys. Panoorin yung iba't ibang uri ng aking tutorials or iba't ibang techniques ng aking mga tutorials sa aking YouTube channel sa pagre-rebind, sa pag-hair color, at sa pag, kung ano-ano pang mga gawain sa salon, guys. So, ayan, guys. Ganyan ako ka-sincere sa aking ginagawang trabaho, guys. So, as you can see, guys, 160 or number 1 lang ng init na plancha yung ginamit ko dyan para hindi mag-fade yung kanyang color. So, actually, guys, lahat ng passion color, guys, ay nag-fade po talaga. Wala pong permanent na hair color like ash gray, mga ashes tone, hindi po siya nagpipirme sa buhok natin.
within 3 to 4 weeks mawawala po yan. Pero meron namang mga maintenance para magstay yung color at hindi mag-fade. Gumamit lang kayo ng purple conditioner or purple shampoo para magstay yung color niya at hindi maging brassy or yellowish yung kanya hair, guys. So, sana naman guys, nagustuhan nyo at happy kayo at nag-enjoy kayo sa aking mga videos sa inyong panonood, guys. So, pati ako, na-happy rin naman ako sa clients ko, guys, sa kanyang naging outcome. At ayan na po yung naging itsura ng kanyang dimensional. So, anyway, guys, ayan, satisfied na satisfied si Dakit. Happy siya sa kanyang look. So, itong balancer, guys. Kung gusto yung order ng balancer, PM the page of Warsaw Products or PM me. God bless you all and bye!